Hi guys, welcome back to Team Kanhar. On tonight's vlog, I will be giving you some parenting tips or parenting details as an OFW. So bilang isang OFW, paano ba maging ina? Or paano ba natin matututukan ang mga bata? So for me, like kailangan kasi since magkalayo kayo, especially there is a time difference from Philippines to UAE. So, nagigising ako ng maaga para kahit papaano magkaroon tayo ng everyday conversation sa mga bata. So, nagkakaroon kami ng voice call para at, or video call para at least every morning magkaroon kami ng bonding. Yung nakakausap mo sila, nakukumusta. And then as a mother, as a parent who's actually away from them, you should actually understand their attitude, personalities, likes, and favorites. So bilang isang ina, since dalawa yung anak ko, and then magkasing edad, halos lang sila. So ginagawa ko kailan, alam mo kung ano yung mga, what you call this, ano yung mga gusto nila, ano yung pagkakaiba nila. So ako ang ginagawa ko, it's like, inaalam ko kung ano yung paborito nilang kulay. So since Gabriel, she likes red, and Isabel likes yellow. So from there, doon tayo nag-i-start na, okay. So at least, meron kang connection sa mga bata. Hindi lang yung magpapadala ka sa kanila ng pera, kundi meron kang attachment sa kanila. So alam mo kung anong gusto nila, sinong mga idol nila, ano mga gusto nilang pinapanood, ano yung mga hobbies nila, saan sila magaling, at ano yung kahinaan nila. So from there, alamin mo kahit mga simpleng bagay lang. Anong paborito niyang ulam, anong style ng damit ang gusto niya. Just give them at least like 30 minutes every day to have a conversation. From there, makikita mo hindi nawawala yung pagiging closeness niya sa isa't isa. Like, for example, yung ngayon, iba kasi bata pa sila. So ngayon, from there, kailan alamin natin. Sa simpleng pagtuturo sa kanilang module, isang bagay na yung para magkaroon kayo ng bonding sa kanila. So as a mom, huwag niyong alisin. Huwag niyong alisin yung time para sa isa't isa. Maglaan kayo ng mga panahon para magkaroon kayo ng open communication. Kasi iba pa rin yung nagagabayan natin sila araw-araw. Mahirap, pero kailangan nating magsakripisyo. Ang pinaka mahirap pa minsan is yung pag nag-aaway sila. Especially magkasing edad lang. Halos si Gabriel, Gabriel is 8 and Isabel is turning 7. So yung pagkakaiba kung paano mo sila paano mo ihahandle yung kanilang tantrums, yung paglalambing, at saka yung minsan hindi mo maiwasan na nagkakaingitan. So as much as possible, iwasan natin na magkaroon sila ng inggit. Kaya ako ang ginagawa ko, since alam ko na kung anong kulay ng damit ang gusto nila, I'll make sure na binibili ko si Gabriel ng kulay red, and then si Isabel ng kulay yellow. Para at least, from there, nakikita nila na kung ano yung gusto nila. From there, makikita mo kung paano yung attachment sa kanila. So, hindi niya sasabihin na ito ang gusto ko, ito ang gusto ko. Bakit si ate ganito? Bakit ako ganyan? So, from there, like, isang bagay pa para kahit paano matutukan sila, kahit malayo. What I'm doing is like every 6 months, I'm going back to Philippines. So, kahit 15 days lang yun, natututukan ko sila. So, I'll make sure na tuwing may pasok, doon ako para at least nararanasan nila yung ihatid sila sa school, ipagluto sila ng almusal, and then yung pag-uwi nila, may susundo sa kanila, nandun yung nanay nila. So, for 15 days, I'm making sure na yung time is really well spent. Meron pang ngayon, since ngayon ang work is
kahit na sabihin natin na mahirap, pero kailangan. Kailangan natin silang mabigyan ng time na maramdaman nila kahit malayo tayo, nakasakasama nila tayo. And then, since sabi ko nga, malayo ako, so pagdating ng umaga, I'm making sure that I have 30 minutes or 45 minutes time with them, chatting with them. Tinatanong ko sa kanila kung ano nangyayari sa tinatanong nila. Kahit mga simple conversation lang, para at least tuloy-tuloy yung conversation. Tinatanong ko sa kanila kung kumusta na yung idol nila, ano nang nangyayari sa kanilang module. And then, pagdating ng gabi, bago ako matulog, laging parehas dapat. Since dalawa ang akin, parehas na babae, libre rin sa bed, kailangan lagi mo isipin na pantay yung atensyon natin. Binibili mo sa kanila kasi yung matulungin. So, ang ginagawa ko as a mom, binibili ako ng gamit sa kanila, laging parehas. So, ngayon, and then, since malayo tayo, alam mo naman ng mga bata, pag alam nilang naka-abroad, kung ano-ano yung mga, bili mo ako nito, bili mo ako niyan. So ako, lagi ko sinasabi sa kanila, hindi ganun karami yung pera natin, so kaya nandito ako para mag-ipon dahil sa school nyo. Kasi gusto ko makatapos kayo. So imulat natin sa kanila na nandito tayo, hindi para ibigay sa kanila yung mga luho, or para ibigay sa kanila yung mga gusto nila. Nandito tayo kasi gusto nating ibigay sa kanila ang magandang future. Gusto nating magkaroon sila ng magandang kinabukasan, makapagtapos ng pag-aaral, at para kahit malayo na sila sa atin, paglaki nila, meron tayong maipapamana, or meron na silang pundasyon para tumayo sa sarili nilang paa. Kahit sa murang edad, pwede nating sabihin sa kanila yon. Pwede nating ipaliwanag na kaya tayo nasa malayo dahil mahal na mahal natin sila. So to all of W Mom there, sa lahat ng mga magulang, ina na malayo sa kanilang anak, make time. Give them your love. Ipakita natin sa kanila yung pagmamahal. Give them your love. Iparamdam nyo yung pagmamahal nyo kahit malayo tayo. God bless to all. Sana meron naman kayong sana meron kayong nakapulutang aral sa mensahe ng sa mensahe or sa ating heart-to-heart talk. So, parenting is not easy, especially as an OFW mom. So, ang dapat lang nating gawin is like make some sacrifices para at least tuloy-tuloy pa rin ang ating attachment sa mga bata. So, God bless to all. Bye!